Nung panahon pong yun, meron po akong mga kaibigan. Ako nga po pala si Mr. Alain Belano. Wiggle, wiggle. Like. Mga kabuhay, kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan, mga kabuhay. Magandang gabi po o umaga sa inyo. Bago po ang lahat, pakipindot po itong subscribe, pakipindot po itong bell para po sa mga bagong videos at notification ninyo. Okay po, mga kabuhay. Ito na po, Balik Pinas. Nabanggit ko na po ng mga nakaraang videos. 1989 po umuwi ako ng Pinas. Tapos na po yung bakasyon kong 3 months or 3 buwan sa Bahrain. Umuwi po ako ng Pinas. Nakatira po ako sa Makati, sa Avocado Street, Cumembo, Makati City. Diyan po kami nakatira sa isang tiyuhin ko, kapatid po ng nanay ko, sa Avocado Street. Nag-share lang po kami sa tito ko. Tatlo po kami magkakapatid. Ako po sa kayong dalawang babae. Ako lang po ang uniko iho na lalaki at panganay pa po ako sa aming pamilya. Nung panahon pong yun, meron po akong mga kaibigan dyan sa street na yan. Ang tawag po sa amin nung panahon na yun, Avocado Boys. Yun po, tawag sa amin, Avocado Boys. Hindi, yun po. Kasi nung panahon po yung Avocado Street na yan, hindi pa po yan espaltado, putik pa po yan. Puputik-putik pa nung panahon na yan. Nakatira po kami dyan sa isang tuyuhin ko. Gusto ko kong i-shout out ang mga Avocado Boys na hindi ko po makalimutan hanggang sa panahon ngayon. Kasi po naging kasama ko po sila sa maski maiksing panahon, ilang taon nakasama ko po sila. Mga Avocado Boys. Opo, ito na po. Unahin po natin ang pinakamatanda. Si Adong Santos po ng Avocado Boys. Kumpare ko po yan. Shout out po sa iyo, paring Adong. Susunod po, si Brilly Lariosa po. Avocado Boys po yan. But sa lahat pong mabanggating ko, Avocado Boys, nasa Qatar Airport po nagtatrabaho yan. Susunod po, si Roger Gabaldon. Seaman po yan ngayon. Ang susunod po, si Roro Pitate. Military po siya, Air Force. Ang susunod po dyan, si Edwin Torre. Yan po yung mga nasa picture. Susunod po dyan, ako yung nasa picture. Tapos po, si Roger Torre, si Alan Torre. Shoutout po sa mga Torre family sa Avocado. Si Jay Liwanag po, isa na po siyang pulis ngayon. Yung po pagkakalam ko, or SAP, ganun. At yung pong kanyang kapatid na si Jeff Liwanag din po. Nasa military po, nasa special force din po yan. Okay po? Si Ricky Lopez po. Nagtatrabaho din po siya sa opisina. Si Nogi Boy Datiles, may trabaho din po siya. Si Bong Vergara po, shout out sa iyo,
pre Bong Vergara at si King Reyes at si Ronald Nesperos po. Shout out sa iyo, pre. Lahat po sila may trabaho. Lahat po yung Avocado Boys may trabaho yan. At si Emerson Mendoza po. Siya po si DJ Torpe ng Italy. Shout out sa iyo, DJ Torpe ng Italy. Shout out po rin ako, pre. At si Naldo po Lariosa. Yan po ang pinakambata naming member ng Avocado Boys. At wala, ang huling-huli po ito, si Enchong Kapal alias Momo. Yan po ang Avocado Boys. Shout out po sa lahat ng mga taga Avocado Boys. Hindi ko po kayo makakalimutan. Okay po, sila po mga kabuhay ang aking naging kaibigan hanggang ngayon. Hindi ko po sila makakalimutan. Mga kaibigan ko po yan. Kadamay ba? Mga kabuhay. Mga kabuhay, ito na po yung kadugtong. Di yun po. Yan. Merong isa po dyan sa Avocado Boys na naging kaibigan ko talaga. Kadikit, kasangga. Paraming magkapatid. Yan po si Roger Gabaldon. Yan po yung seaman. Ang sabi ko sa kanya, wala kami mga, wala naman akong trabaho. Hindi naman ako nag-aaral nung panahon na yun. Single po eh. Sabi ko, pre, aral tayo. Sabi niya, okay yan ah. Sige. Sige ako, papaalam kita sa pangalan mong kapatid, si Manuel. Di, punta po kami sa bahay nila. Hintay namin yung kapatid niya galing sa isdaan. May pesto po sila doon. Sabi ko, kay Manuel, mag-aaral po kami ni Kulot. Kulot po kasi. Kulot po yung ano niya. Sabi niya, oh, maganda yan ah. Oo, di yan ako. Sabi niya, okay, sige. Di, ang ginawa po namin, kasi wala naman kami perang pangparal. Nahirap lang po tayo. Ang ginawa namin, punta kami sa may FTI, yung ano po, Manpower Youth Council. Yun po. Gobyerno po yun eh. Libre. Ng pag-aaral. I-exam ka lang. Di, nag-exam po kami. So, madaling salita, nag-exam kami. Nakapasa. Nag-enroll. Miscellaneous lang po yung binabayaran namin. Di yun. Pag wala kaming pera, naglalakad po kami mula sa bahay, sa may Kumimbo, papuntang FTI. Shortcut kami dyan sa mga sa stop house. Kasi paglabas po ng stop house, gate 3 na yun. Lapit na po yan. Tapos pag uwi, ganun pa rin. Walang pera eh. Di, sa madalang salita po, nakagraduate kami sa Ama ng Diyos. Ayun, nakagraduate namin, naghanap kami ng mga trabaho. Siya po nagpatuloy sa pag-aaral, magsisiman daw siya. Di ako, ayoko. Di, yun nga, naghanap akong trabaho, nag-factory worker, nag-apply ako sa mga air conditioning, sa mga maliliit na mga shop para po magkaroon ng experience. Kasi theoretical lang po eh, kakagraduate lang, kailangan natin ng experience para magkaroon ka ng magandang trabaho. Alam mo naman sa Pilipinas po, di ba, mga kabuhay, ang hirap po maghanap ng trabaho pag lalo pag skilled ka lang, wala ka pang experience, mahirap po. Nag-factory working nga po ako eh. Bago nakakuha ng mga ganyan na mga trabaho, yun po, sa awa ng Diyos, ka-apply, nagkaroon po ako ng trabaho sa air conditioning. Yun. Tapos, di siya po, nagpatuloy siya sa pag-aaral din, ako din. Si Malaon, hindi na pa kami nakikita-kita eh. Kasi may mga kanya-kanya ng mga trabaho, mga kanya-kanya ng profesyon. Di, pakalipas po ng mga ilang taon, siguro mga 1991, bihira-bihira na po kami magkita-kita. Bihira-bihira na po kami magkita-kita talaga.
ng mga magkakaibigan. Pero po, doon pa rin po ako nakatira. Di nag-aaral-aral na po. Eh, yung iba, nagtatrabaho na rin, nag-aaral. Sa gabi na lang po kami nakikita-kita, pero minsan-minsan, inom ng konti, shot ba? Sa kalsada rin po kami, sa kalsada lang kami nagsashot. Di naman po sa magandang ano. Eh, pag nag-ano lang, kita-kita lang mga tropa ba, mga Avocado Boys. Nung panahon, pagkatapos sa pagtrabaho, pagdaan, mga tropa, ah, pare, shot tayo. Magbibigay ka ng konti. Pang-tustos ba? Oo, mga kabuhay. Siyempre, Pinoy tayo. Ganun talaga, di ba? Ganyan ang diskarte ng mga Avocado Boys nung araw dyan. Di, ayun na, malakon po, ganun. Silang. Trabaho, uwi, trabaho, tropa. Ganun na nangyari sa akin. Alang allowance, galing po sa abroad kasi na, nasa abroad po ang magulang ko nung panahon na yun eh. Papadala kami allowance, bigay pan-share sa tito ko sa bahay. Ayun. Di, laong eh, talagang ano ko sa kumpanya, medyo malas-malas po talaga. Di, pumigil naman po ako sa pagtatrabaho kasi wala eh, malas po. Hanggang hanap na naman siya ulit. Sabi ko, napag-isipan ko mag-aral ulit ako. Sabi ko, parang maganda ka ako. Ano na lang. Ano, kasi marami naman po ako. Marunong naman ako sa mga fabrication po eh. Kasi nakamulatan ko sa magulang ko yung fabrication. Kasi sabi ko, meron po kaming pagawaan ng kuliglig, contractor para sa bukid. Kaya marunong po mag-welding, mag-acetylene. Nung kabataan kong yun. Yun ang mga experience kong hanggang ngayon po, hindi ko makakalimutan. Pinamana po sa akin ang magulang ko yung fabrication. Kaya doon po ako na ano eh, sa mga mechanical. Yun. Okay, hanap ako ng trabaho, hanap. Di, punto pong yun, mga 1991 na. Ayan. Sabi ko, talagang eto na lang siguro. Di, ang nangyari po, wala na naman trabaho. Di, tigil. Ayun na po. Ito na po ay kukwento ko sa inyo. May nakita po akong napusuan kong babae. 1991. Opo. Eventually. Mga kabuhay, ito na po yun. Sinasabi ko sa inyo, di ba? Yung may napusuan po ako. Ang hindi po alam ng babaeng to, nung una pang dating ko dyan, 1989, bago ako umalis papuntang Baray, nagbakasyon, nakikita ko na po siya. Crush ko na po yan. Oo. Pag dumadaan po siya sa harap, crush ko na po yan eh. Ganda po eh. Sexy. Di ba? Kaso po, bata pa po siya eh. Siguro po mga ano siya, mga second year high school. Mga ganon. Ako naman po siguro mga nasa 24. Mga ganong edad ko. Oh, dumadaan po siya talaga. Pag nalala po yung naka-PE uniform, oh, talaga naman po, laglag talaga yung puso ko. Trust ko po siya, maputi po kasi siya, maputi. Kulot po yung buhok niya, medyo kulot-kulot na ganyan na mahaba. Di, yun na po. Ah, di, ang ginawa ko po nung una, kinilala ko muna po yung pamilya niya kung sino po ang dapat kong kausapin. Di, ang una ko pong nakilala, yung isang kapatid po niya, yung Roger. Ang pangalan. Yun ang unang nakakwentuhan ko. Kwentuhan lang, kwentuhan kami. Kasi, bago lang po akong salte sa abukado nung araw na yun. Nung panahon na yun. Nakakwentuhan ko po siya, umuulan, nakapayong pa kami. Sa kalsada kami, nakaano kami sa bakod. Yun, kwento-kwentuhan lang po ng mga buhay. Sino ka ngayon? Tapos ang naging kaibigan ko po sa kapatid po niya, yung Edwin po. Yun po yung
patay na po sa panahon ngayon. Na-accidente po siya sa motor. Di, yun po, yun ang naging kadikit ko po. Yun po ang naging tulay ko. Yung Edwin pong yun. Di yun. Pangalawang nakilala ko po yung panganay nila. Yung Alan. Di, ang sabi sa akin nung Edwin, sige, paalam mo kay kuya. Sabihin mo sa kanya. Di yun. Di, sinabi ko kay sa panganay nila na manliligaw ako sa kapatid nila. Sabi niya, sabi ng unang ng kuya nila, bata pa yung kapatid ko ah. Sabi naman ni Edwin, okay lang yung kuya. Naniligaw pa lang naman eh. At least nagpapaalam sa inyo. You know, nagpaalam ko sa kapatid ng lalaki na panganay, dun sa pangalawa yung Roger, tapos yung Edwin po, yun yung tropa ko. Yung pangatlo. Mm-mm. Kasi ang pang-apat po, siya yun. Yung babaeng yun. Yung kapatid nila. Yung gusto kong ligawan. Hindi yun. Hindi. Sabi ng Alan, o sige, bukas Linggo. Makita tayo dito sa may kanto. Dadaling kita sa bahay. Papakilala kita sa tatay ko. Kinabahan po ako. Ligo. Talaga po, pag dumadaan talaga yan sa harap, sa may likod ng bahay namin, kasi yung bahay namin na inupahan ganung araw na kaganoon. Pag dumadaan po yan, pupuntang palengke, talagang, anong talaga ako eh. Siyempre, dalagang bukid po eh. Pero po, hindi ko alam kung may crush din sa akin o wala. Hindi ko alam yun. Pero po ako, sigurado. Di, sabi ng panganay po niyang kapatid, sige, sa Linggo ah. Mga bandang alas 7 paglabas doon niya ng trabaho, kasi ang alam ko pong trabaho ng kapatid niya nung araw parang gwardiya, nag-gwardiya na po siguro yun, gwardiya security sa isang establishmento yung Alan. Pero mas ahead po yung edad ko sa kanya doon sa Alan na yun. Hindi mo siya malayo. Di, yun nga. Sa madaling salita, okay, nagkita kami. Sabi niya, sige, daling kita. Dala niya po ako, pupunta sa bahay nila. Katok sa pinto. Compound po yun eh, compound. Isang compound, isa po siyang compound. Magkakamag-anak po yun. Lahat. Pagpasok mo ng gate na ganyan na maliit, magkakamag-anak po yun. Soriano family and Torre family. Magkakamag-anak po. Ngayon po, sa madaling salita, dinala ko ng panganay nila. Sige, halika. Pakikilala kita sa tatay ko, sa nanay ko, sa mga kapatid ko lahat. Sabihin mo na yung pakay mo. Sabi yung ganun. Sabi ko, patay tayo dyan ka po. Ayun. Binuksan niya yung pinto. Ayun na po, binuksan niya yung pinto. Pasok kami. Ano yung tatay niya? Mano ako. Magandang gabi po. Sabi niya, ito po si si Al. Sabi ng panganay niyang kapatid, gusto manligaw kay Utol. Nagul po yung kasawa. Talaga? Sabi ng tatay, buti naman sa bahay, hindi sa kalsada. Sa madaling salita, sige, uminom ka ba? Yung kagad ang bungad sa akin nung tatay. Nung tatay. Opo, uminom po ako. Ha? Ano bang ano mo? Ako, Bicolano po ako. Uy, Bicolano ka, di, uragong ka pala. Di, manginginom ka. Kasagsagan po talaga ng lakas ng inom ko nun. Maski ano pong ibigay mo sa aking alak, talagang lulunukin ko eh. Ganun katindi po talaga. Siyempre, kabataan. Talagang lasinggo po. Pero hindi naman po kami nagnanakaw. Hindi naman kami nanggugulo. Hindi naman kami nagbibigay ng mga trouble. Kung ano mong mga kaguluhan. Hindi kami nangunguna nun. Avocado boys lang kami. Nasa isang sulok lang kami.
Hanggang inaabot kami ng madaling araw, alas 3, alas 4 na madaling araw, nandun pa kami sa kalsada, matutulog kami, gising kami alas 6 na ng hapon, kita-kita na naman yung mga tropa. Ah, ganun po. Kasi mga walang trabaho, single. Hindi yun. Sabi sa akin ng tatay ng nitong babae, ang pangalan po ng babaeng to, Jen. Sexy-sexy, Jen, no? Pero tinatawag po siyang Jennifer. Jennifer tawag sa kanya ng ano, ng mga kapatid niya. Tinatawag po siyang Ining. Kung, hindi ko pa alam kung Bisayang language po yung Ining. Sa Ining, si Ining, Jennifer. Di yun. Sabi na magulang niya. Lagyan nga dito. Tabi tayo. Tabi ko sa mesa. Nagbukas po siya ng beer. Yung ano, Red Horse. Beer. Oh, tagay. Sige, tagay naman ako. Sabi ko, sarap nito. Ha? Kasi minsan lang po iniinom namin sa labas. Mga ano, hard lang. Hindi kami makainom ng beer. Wala pang bili. Di, yun ha. Malaon, in-interview ako, mga kapatid ng tatay ng iniligawan ko, in-interview din ako, tapos mga pinsana nila, mga Soriano families, eh, karamihan po ng Soriano family, military po. Talagang ang lalaking tao pa naman. Di in-interview ako, eh, ikaw ah, huwag kang lulukulukod yan sa mga pinsang ko ah. Sabi ko, eh, hindi naman po ako nagluloko. Diretso po ako. Eh, sabi niya, mabuti naman kung ganun, parang ikaintindihan tayo. Pero tinanggap po nila akong buo. Ayon lang siguro po sa pinakita ko, na tao ako, maayos naman yung intensyon ko. Sige po, malaon, naligo po ako. Eh, di pa po niya ako sinasagot. Pero nagsisimba na po kami sa pupunta kami ng Pateros, si Simba. Yun lang po, yun lang ang labas namin, Simba. Tapos nandun lang kami sa bahay, nasa labas ako ng pinto, nagiinom kami ng magulang niya. Ganun lang ang sitwasyon namin. Bas, meron kasi silang taas eh, parang balkon. Lumo kami ng kukwentuhan. Ganun. Hanggang malaon po, yun. Naging girlfriend ko siya. Sa madaling salita, naging girlfriend ko po siya. Yun, tamang lumaon ng lumaon. Eh, nag-aaral pa po siya nung araw. Nag-aaral pa po siya, high school eh. Sige, hatid sundo, pumunta ako. Hanggang yung panahon na yon, nakatira kami dun sa tiyuhin ko. Ang alam ko po, lumipat kami ng Tagig eh. Oo, Tagig po. Lumipat po kami ng Tagig sa may Bonifacio. Doon kami nakatira nung araw. Di, yun. Pumupunta po ako sa kanila. Nandiligaw. Gabi-gabi po yun. Pumupunta ako doon gabi-gabi. Wala po kasi ako trabaho. Hindi naman ako nag-aaral. Gabi-gabi pumupunta ako sa kanila. Gabi-gabi po yun. Tapos pag araw ng Linggo, magsisimba kami. Banal na banal po ako. Sisimba kami. Tapag maski wala po akong pamasahe, naglalakad po ako papunta dun sa kanila sa gabi. Tapos sa gabi din lang minsan sabit lang po sa jeep para makauwi. Wala akong pera. Tapos kita-kita kami ng mga Avocado Boys. Kunting shot. No, nagagalit po siya sa akin noong araw. Tambay ako dun sa mga Avocado Boys. Diba? Basketball. Mga ganun ba? Noong araw. Malaon yun po. Talagang napamahal po siya sa akin talaga eh. Naging mahal ko siya eh. Napamahal. Eh siguro, nagustuhan na rin po niya ako siguro. Kasi bata pa po siya eh. Alam mo naman yung mindset po ng bata. Pero sa palagay ko, tapos yun, naging magkami matagal. Hanggang ayun na
sabi ko, makapagtrabaho nga. Apply na naman ako ng trabaho. Apply. Di, pagkatapos po nung makapagtrabaho, ang unang trabaho ko po siguro, ano ko eh, nag-factory worker ako, 3 months, after 3 months, wala nang trabaho kasi hindi naman po nagre-regular eh. Di yun. Di, umabot po ng taon. Umabot siya ng taon. Eto na po. Nung 1992 na, mga kabuhay. Few inches later. Mga kabuhay, ito na po yun. Sinabi ko kanina, di ba? 1992. Ganito po. Nag-desisyon na po ako sa sarili ko na mag-propose po sa kanya. Na sabihin ko na ako, na sabi ko, magpakasal na tayo. Gusto na kitang pakasalan. Eh, graduate naman na po siya ng high school. Sabi niya sa akin, sige, bahala ka. Eh, kung gusto mo na ba eh. Di, yun po. Nag-usap muna kami ng masinsinan. Mamaya, nagdadalawang isip lang po siya or nabibigla lang siya kasi bata pa po siya eh. Pero gusto ko na po siyang pakasalan. Pwede naman po mag-consent eh. Tapos sabi ko sa mga magulang ko sa abroad, mag-aasawa na ako. Sabi niya sa akin, hindi kami makaka-uwi kung mag-aasawa ka. Sabi ko, okay lang po. Di, ang ginawa ko po, araw ng Linggo ulit, kinausap ko po lahat ng magkakapatid. Sabi ko, eh, kailangan ko kayo dun sa araw ng Linggo, may sasabihin ako. Andun po sila lahat, yung magkakapatid, lahat sila, buong pamilya, nanay, tatay. Di, ang sabi ko po dun sa tatay, sabi ko, tay, tay na ang tawag ko eh. Nay, nay na. Tapos mga bayaw, mga insan, ganun ang tawagan namin. Kasi kulang na lang kasal talaga eh. Di, sabi ko sa tatay, kako, gusto ko ng ano, pakasalan yung anak ninyo. Sabi ng tatay, ha? Di, sinidok na ba talaga? Eh, sabi ko, opo. Eh, kung papayagan po niyo kami na makasal, 1992 po yun. May. Di, ayun na po. Nag-ipon-ipon kami, nag-usap. Lahat ng bagay pinag-usapan po tungkol po sa pagpapakasal namin. Okay po, mga kabuhay? Maraming salamat po sa panonood. Sana po huwag kayong magsawa. Sa susunod po, magpapakasal na kami. Opo.